Mga sangkay may kumakalat po ngayon na mga chismis, mga marites sa gigilid na itong si Jen Bantag ay nakatakas o tumakas na. Pero mga sangkay, fake news po yun. Ito po, ibabalita po natin ang tungkol sa kanya dahil nga po, again, most requested po itong topic natin dito sa ano, dito sa ating channel. Kaya sige, pagbibigyan po natin. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video natin. Okay, ito mismong pinapanood niyo. Pindutin niyo po yung like sa ibaba para po maraming mga kababayan natin ang makakita sa ating video. So ito na, sa walang pagtatagal, umpisa na po natin ito. Tara! So may mga pinapakalat po na chismis, no, na itong si Jen Bantag tumakas na raw. Pero ito ang balita, mga sangkay, mas kaklaruhin po natin ngayon. Ayan, General Bantag, hindi pa wanted. Reklamo kaugnay ng Percy Lapid Slay, haharapin. Hindi po tatakasan. Ayon po dito, mga sangkay, haharapin po talaga. Ito, panoorin po natin. Dante, ano ang tugon o reaksyon dito ng kampo ni Gerald Bantag? Mm-hmm. Magandang gabi, John. Sa ating panayam, no, sa abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Tomas Balisong ngayong hapon, sinabi nito na sasagutin nila yung reklamo kapag formal na nilang natanggap ang kopya ng subpoena. Okay. Kapag ang alam ko, mga sangkay, ipapadala o pinadala na ang subpoena. Pero klaro po dito na haharapin umano ng kampo ni Bantag itong kung anumang kumakalat na issue patungkol po sa kanya. Na ipinadala sa kanyang kliyente. Ang basihan kasi anya nila noong pagsagot o noong kanilang counter affidavit ay yung detalye ng mga kasong murder na isinampa laban sa suspindidong Bucor chief. Nako, eto na nga, mga sangkay. Pero ang pagkakaalam ko, sinabi po niya nakaraang interview na hindi po siya susuko kung si andyan pa rin si Remulla. No, kailangan daw muna mag-step down. Pero tingnan po natin kung ano po ang magiging panibagong strategiya ni General Bantag. But again and again, ang suporta po ng taong bayan, marami sa mga Pilipino na kay Bantag. Kasi ito ang taong to, mga sangkay, ito lang naman ang bumangga sa mga drug lords sa loob po ng kulungan sa Pilipinas. Na noong na-appoint po ito ni PRRD, talaga nga namang kinatakutan. Mismo ang Senado, inatuwa dahil sa pagpasok ni Jen Bantag sa ano bilang ano chief ng Bucor. Inihayag ng isa sa tatlong miyembro ng panel of prosecutors na may hawak sa mga reklamong isinampa kay Bantag na si Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na isilbi na kanina ang subpoena. Ayan na. Naisilbi na nga ang subpoena at titingnan po natin ano ang mangyayari. Sa last known address o tirahan ni Bantag sa Caloocan City. Uy, taga Caloocan pala si Jen Bantag. Pero batay sa impormasyon na ibinigay ng barangay chairman, hindi na nakatira doon si Bantag mula nang maitalaga itong hepe ng Bureau of Corrections of Bucor. Uy, wala na pala. So asa na kaya ngayon si General Bantag? Kaya walang tumanggap ng subpoena sa huling address nito. Pero paglilinaw ni Guhit, kung sila ang tatanungin, deemed served o itinuturing na naisilbi na ang subpoena. Nakasaad sa subpoena na kailangan humarap si Bantag sa pagdinig na gagawin ng panel of prosecutors sa DOJ sa darating na November 23, 2022 ng alas 9 ng umaga. Ayan po ang schedule, oh. 23. At December 5. At December 5, 2022 ng alauna ng hapon. Sa ating ngang interview, June, sa abogado ni Bantag, sinabi nito na hindi nagtatago ang suspindidong Bucor official. Ayan. I hope na mag-gets na ng lahat. Ha? Hindi daw po nagtatago si Bantag. At haharapin nila ang mga reklamo laban. Haharapin lahat ng reklamo. Sa kanya. Makikipag-ugnayan din sila sa DOJ at sa barangay sa Caloocan para sa inisyong subpoena. So yun,
Kasi may mga pinapakalat po yung iba dyan, mga sangkay na tumakas at nagtago na raw si Bantag. Hindi naman namin iniwasan yan. In fact, we were very eager talaga to receive the subpoena so that we can answer it. So, ang tanong dito, kung si Secre Mulya ay andyan pa rin, susuko kaya itong si, haharap kaya itong si Bantag sa pagdinig. Di ba nga, yun yung kanyang parang pangako na karaan lamang na hindi daw po siya haharap kung andyan si Remulla, dahil ang kinakatakot niya dito, dahil nga po, lulutuin na naman. Dudugain na naman daw po siya, kagaya ng panduruga sa kanya nung siya ay masuspindi bilang Bucor chief. Alam niyo, ang taong to, mga sangkay, hindi naman sa kinakampihan natin. Pero kagaya po ng simpatya ng taong bayan, nakita rin po talaga natin ito na kinatakutan sa loob ng bilibid. No? Kaya malamang marami pong bad trip dito at naghihintay ng mga drug lord sa loob. At baka dalihin pa po ito. Dagdag pa ni Attorney Balisong o paglilinaw nito na hindi naman wanted pa si Bantag. So I am constantly getting in touch with him. Kasi there is no reason for him to hide talaga. Oo. Walang rason para magtago. There is no reason. A preliminary investigation pa yan. Dapat kasi ang pinuportray nila is wanted na si General. No. Oo nga, di ba? Yung lumalabas kasi mga sangkay ngayon na itong si Jen Bantag, parang ano na, wanted na, nagtatago na, tumatakas na, hindi pa po. Samantala, June, sa ating kumuha din tayo ng reaksyon sa abogado naman ng pamilya ng pinaslang na mamamahayag na si Percy Lapid sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Danilo Pilahio. Ang sinabi nito o ang reaksyon nila ay bahagi naman ng proseso para sa isasagawang preliminary investigation. Ito ngang pag-issue ng subpoena sa suspindidong Bucor chief. Ang kanilang ang pag-asa dyan na kapag nakakita ng probable cause o matibay na basihan ang prosekusyon o ang piskalya na may hawak dito sa kaso, ay pormal na maiakyat ang kaso sa ating korte at tiyak na mag-i-issue anya ng warrant of arrest ang korte laban kay Bantag. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Oo, Dante, para sa kabatira ng publiko dahil maraming kumakalat sa social media ng mga iba't ibang impormasyon. Oo, diba? Ito nga mga sangkay, tumatakas daw, pinapalabas sa wanted. Ibig sabihin, mas mabuti yung klaruhin natin ngayon, hindi po tumakas si General Bantag at hindi po nagtatago. Ito, Dante, wala pa talagang kaso na naihahain sa korte. Mm-hmm. Ito pa lamang ay nasa piskalya. Tama ba yan, Dante? Wala pang kaso, ha? Tandaan nyo, wala pa raw kaso. Mang, tama ba? Yes, June. Ang kaso ngayon ay nasa piskalya pa. At ayon pa nga sa mga abogado, siya ay tinatawag pa lamang na respondent. Hindi pa naman siya akusado. Dahil ang akusado ay kung naiakyat na ito sa korte. So, ngayon, klaro na po sa atin mga sangkay. I hope na kung may kakalat po na fake news dyan, huwag nyo pong papaniwalaan, okay? Hindi pa po wanted, wala pa pong kaso si General Bantag, pero may subpoena na po siya. At wala pang formal na kaso, kaya nga nasa piskalya pa yung reklamo laban kay Bantag. Magkakaroon pa ng preliminary investigation bilang due process para sa kanya kung saan bibigyan siya ng pagkakataon pa na sagutin yung reklamo. Ayun. At ang sinasabi pa nga dito ng kanyang abogado kanina, John, ang kanila kasing tinitingnan dito ay hindi maiakyat. Yun ang ating pagkakaintindi sa kanyang sinabi kanina ni Attorney Rocky Tomas Balisong. Ang kanilang tinitingnan dito ay hindi naman maiakyat yung kaso sa korte. Ang parang ang sinasabi niya ay madidismiss dito pa lamang sa level ng piskalya. Kaya actually, mga sangkay, sabaw na sabaw po talaga. Sobrang pilit na pilit po itong
ikinakaso o bintang kay ano, General Bantag. Kung titingnan niyo po yung pangyayari, sobrang pilit na pilit. Kaya yung sinasabi ng abogado, malabo daw po ito umusad. Kaya nga ang sinasabi niya, hindi nagtatago si General Bantag dahil hindi naman siya wanted, wala pa siyang kaso. As a matter of fact, wala pa ngang warrant of arrest laban yun sa kanya, June. Pwedeng sabihin muna ngayon na sumuko ka na, General Bantag, ganun ba yun? Yes, John, actually, yun nga rin ang siguro yung ating mga kababayan ang maaaring pinanggalingan nila yung sinabi ni DOJ Secretary Rimulya. Boying Rimulyan. Yan! Ay, nako naman. Na sumuko ka na. Pero ang atin namang pagkakaintindi doon sa kanyang sinabi noong mga interview natin sa mga nakaraang araw ng mga kasunod na interview, ang sinasabi naman niya doon ay dahil nga isa siyang opisyal ng ating pamahalaan, kumbaga harapin niya. Baga, yun ang kanyang pinupunto doon. Haharapin niya yung kaso dahil siya ay may reklamo laban sa kanya. Kaya nga ang sinabi ng DOJ, mayroong proper forum. Mayroong forum kung saan pwedeng harapin ni Bantag. At yan nga yung sinasabi ng DOJ pagkatapos mag-issue ng subpoena. Ang forum na pwedeng bagang pasukin ni Bantag ay ito ngayong pag-i-issue niya. Sasagutin niya yung subpoena sa pamamagitan naman ng kanyang counter affidavit o kaya ng kanyang sinumpaang salaysay, June. Okay, marami. So, yun. Klaro na po. So kung ano mang fake news ang kumakalat dyan, alam nyo na ngayon, mga sangkay. So ano po ang inyong komento tungkol kay General Bantag ngayon? Magkwentuhan po tayo sa comment section. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.